May sotanghon ba kayo sa bahay nyo? Tara, gawan natin ng recipe yan na pwedeng pang negosyo. Pwede mong ibenta ng 20 pesos ang kada baso nito dahil yung ilalim may kasama na din drinks ito. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Sarap tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng isang supot ng sotanghon noodles. Bale, 12 pesos ko lang nabili ito. Kaya sa isang supot, 8 order na ang magagawa mo. Then, paghiwa-hiwalayin natin at gupitin. Actually, madali lang ang pagluluto nito. Mas mahirap pa ngang singilin yung may utang sa'yo. Pero, alam nyo ba yung utangit? Hindi nyo alam yung utangit? Sila yung kapag umutang, ang bait. Kapag siningil, siya nang galit. Utangit. Then, pirituhin natin yung sotanghon noodles. Baligtarin natin para maluto din yung kabilang side. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. O, diba? Napakabilis lang itong ipirito. After ng ilang segundo, okay na to. Gagamitin ko yung aking oil strainer para magamit ulit natin yung mantika kapag nagpirito. Iced tea pa lang titimplahin ko, pero kung may blue lemonade kayo, yun ang gamitin nyo para mas makamura kayo. At pwede mong ibenta ng 20 pesos ang kada order nito. Pero kung gusto nyo 10 piso lang ang presyo sa kada baso, tubig na lang ang ilagay nyo. So gagamitin ko yung aking fries and drinks na cup dito. Meron ito sa Shopee kung bibili kayo. Then butasan natin gamit ang barbecue stick. Tapos paluwagin natin yung butas gamit ang chopstick. I-shoot natin yung straw dito. Kailangan fit na fit para hindi mapunta yung cheese powder sa inumin nyo. Lagyan natin ng cheese powder yung ating napirito. Pero tansyahin nyo para hindi maging masyadong maalat yung sotanghon noodles nyo. Then, i-mix lang natin to. Grabe, napakalutong talaga. Ulitin lang natin yung procedure kanina. Ang kagandahan dito, hindi siya basta-basta lalambot kasi cheese powder ang nilagay ko. Kasi kung cheese sauce ang gagamitin nyo, mabilis lumambot ito. Maglagay tayo ng yelo sa baso. Then, ibuhusan natin yung iced tea dito. Kayong bahala kung anong klase ng drinks ang ilalagay nyo. Pero I suggest blue lemonade ang gamitin nyo para mas makamura kayo. Next, ilagay na natin sa ibabaw yung sotanghon noodles ko. Mas maganda kung umaapaw sa baso para mas nakaka-attract sa customer nyo. Heto ng ating cheesy soda drinks. Try nyo na din itong ipang negosyo. Pwede mong ibenta ng 20 pesos ang kada baso. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.